16 na mga tip para mamuhay ng matipid sa maliit na walang pera. Upang gawin ito, dapat kang magpatibay ng isang pamumuhay na nagbibigay diin sa matalinong paggastos, minimalism at simpleng pamumuhay. Narito ang ilang mga tip para sa matipid na pamumuhay. Nakatira sa estado o lugar na may mababang gastos sa pamumuhay, kung posible. Nagbibigay daan sa iyo ang ilang estado na bumili ng mga bahay sa mababang halaga, magbayad ng mas mababang buwis, at mabuhay sa mas murang gastos para sa insurance, pagkain, gas, at mga utility. Ang mababang halaga ng mga lugar sa pamumuhay ay maaaring magbigay daan sa iyong magretiro o mamuhay ng mas magandang pamumuhay ng may kaunting pera. Kasama sa ilang estado na may mas mababang gastos ang oil at tin, ngunit marami pang iba. Baguhin ang iyong mindset. Nabubuhay tayo sa mundo ng pagkonsumo at materialismo. Marami tayong binibili na hindi naman natin kailangan. Ako mismo ay hindi nasisiyahan sa pamimili, kaya mas kaunti ang ginagawa ko. Kung mas kaunti kang mamili o mas kaunti ang bibilhin mo, mapapansin mong ayos ka lang. Hindi natin kailangan ng marami para mabuhay. Ang pinakamahalagang bagay na kailangan ay isang ligtas na lugar upang manatili at pagkain. Hindi rin natin kailangan ng soft drinks, cereal, at iba pang merienda. Nabubuhay tayo ng malusog sa mga salad, manok at baka at tubig. Isaisip ang mga mahalaga. Ibahin ang iyong pag-iisip patungo sa pagbili lamang ng kailangan mo. Payagan ang iyong sarili na magmayabang lamang kapag kaya mo ito. Gumawa ng budget. Nasisiyahan akong magkaroon ng budget sa pamamagitan ng Excel o Google Spreadsheet upang mailista ang aking mga gastos sa mga talata ng kita. Makakatulong ito sa iyo na tukuyin ang mga lugar kung saan maaari kang magbawas at magbigay din sa iyo ng insight sa iyong daloy ng pera upang makita mo kung anong pamumuhay ang iyong kayang bayaran. Bawasan ang mga hindi kailangang gastos. Tukuyin ang mga gastos na hindi mahalaga tulad ng kainan sa labas o mga serbisyo ng subscription at bawasan ang mga ito. Mamili ng matalino sa mga tindahan na may mas mahusay na deal. Kung namimili ka sa isang lugar na may mas mataas na presyo, asahan na ang karamihan sa mga bagay ay nasa ganoong mataas na presyo. May mga lugar na may mas mababang presyo at mas magagandang deal para sa parehong item. Hanapin ang mga tindahang ito na may mga deal at diskwento. Ngunit ang pinakamahalaga ay talagang mas mababang mga presyo. Ang deal at diskwento ay isang tool sa marketing para mabili ka ng sa tingin mo ay mas mura. Ang mahalaga ay hindi na ito ay may label na deal. Ang mahalaga ay ang huling halaga at kalidad ng iyong bibilhin. Bumili ng maramihan kumpara sa bumili sa maliit na dami. Kung hindi ka bibili ng mga bagay na hindi mo kailangan, ang susunod na hakbang ay ang pagbili ng kailangan mo. Inirerekomenda ko ang pagiging madiskarte tungkol sa kung ano ang kailangan mo. Ang ilang mga bagay, mas mainam na bumili ng maramihan para sa mas magandang presyo ay salad, sibuyas, at tibi. Ito ay dahil kakainin mo ang mga ito o gamitin ito araw-araw para mabilis itong maubos. Iba pang mga bagay na inirerekomenda ko na bumili ng mas maliit na dami. Hindi na kailangang bumili ng malalaking bote ng shampoo at conditioner maliban kung ikaw ay isang partido ng tatlo panandang pandagdag dahil ang mga produktong ito ay tumatagal magpakailanman. Gumastos ng mas kaunti sa kasalukuyan. Ang pera ngayon ay mas may halaga ngayon kaysa sa pera bukas.
Kaya naman, kung maaari kang gumastos ngayon, mas makakatulong ka sa iyong bukas. Ang paggastos ng mas kaunti ngayon at ang pagbabayad ng mas kaunting buwis ngayon ay nagbibigay daan sa iyong mamuhunan ng higit pa para mihin ang iyong pera at mamuhay ng mas magandang pamumuhay. Huwag mabiktima sa marketing. Bumili lamang ng dami na kailangan mo sa laki na kailangan mo. I-invest ang iyong extra money. Sa halip na gumastos ng pera sa mga bagay na hindi mo kailangan, mamuhunan at palaguin ang iyong pera upang mamuhay ka ng libre sa pananalapi ng hindi gaanong mga stress. Nagdudulot ng stress, kaguluhan at pagsisikap ang mga bagay. Kung mas maraming bagay ang mayroon ka, mas maraming stress ang mayroon ka. Ang mga bagay ay nagdudulot ng kaguluhan sa iyong buhay. Napipilitan kang mag-ayos ng mas maraming bagay, maglinis ng mas maraming bagay, magdala ng mas maraming bag sa bahay, mag-ayos at magpanatili ng higit pang mga bagay at ito ay labis na pagsisikap. Payagan ang iyong sarili na mamuhay ng mas simple at buksan ang iyong araw upang gumawa ng mas masasayang aktibidad sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas kaunting mga bagay. Gumamit ng pampublikong transportasyon. Napansin mo na ba, sa US mayroon tayong pinakamasamang sistema ng pampublikong transportasyon sa taon ng 2023? Alam namin na ang mga tren at subway ay advanced sa teknolohiya, mabilis ang paglalakbay, at mahusay na tumatakbo para sa kapaligiran at pagbabago ng klima. Gayunpaman, patuloy kaming nabigo sa paggawa ng mga tren at subway sa Seattle, California, Florida, at halos lahat sa loob ng bawat estado. Ang lahat ng mga estado ay may kaunti kung anumang mga subway at tren. Naisip mo na ba kung bakit? Ang USA ay binuo sa isang sistema ng consumerism. Pinakamainam para sa ekonomiya para sa ating lahat na bumili ng sasakyan at bayaran ang lahat ng mga gastos sa pagpapanatili, mga insurance, pera sa gas, mga tiket sa pagmamaneho, at mga bayarin ng estado. Upang mamuhay ng matipid habang tinutulungan din ang kapaligiran sa siglo ng runaway climate change concerns, makatipid ng pera sa pamamagitan ng pagsakay sa bus, subway o tren. Maaari ka ring lumipat sa isang lugar na may mababang halaga ng pamumuhay at mas mahusay na sistema ng pampublikong transportasyon. Bike, run, or walk to places. Kung maaari, unahin ang pagbibisikleta, pagtakbo, at paglalakad sa mas maraming lugar hanggat ligtas ang paggawa nito. Ang paggawa nito ay magdaragdag ng malusog na ehersisyo sa iyong buhay at ligtas ka sa pera. Gustong-gusto ko ang pagbibisikleta dahil mabilis kang nakakarating sa mga lugar, may hangin sa iyong buhok, at hindi madaling kidnapin ka ng isang tao kung mahigpit kang nakahawak sa isang malaking bisikleta. Ito ay isang mas ligtas na paraan upang maglakbay. Siguraduhin magsuot ng helmet. Magluto sa bahay. Ang pagluluto sa bahay ay mas mura at napapanahon kaysa sa pagkain sa labas dahil sa mga buwis, tip, at iba pang bayarin. Dapat isaalang-alang ng iyong presyo sa isang restaurant ang mga gastos sa pagkain, ngunit gayon din ang mga gastos sa pagbabayad ng mga manggagawa at chef. Makakatipid ka lang ng toneladang pera at oras sa pamamagitan ng pagkain sa bahay. Makakatipid ka rin ng gas dahil hindi ka gaanong nagmamaneho. Magpack ng tanghalian at gumamit ng lunch bag. Magplano ng mga pagkain ng maaga at ilagay ang mga ito sa isang bag para sa trabaho, mga araw sa beach, at mga picnic.
Makakatipid ka ng maraming pera sa halip na kumuha ng tab sa beach bar, kumain sa mga restaurant para sa tanghalian at tibi. Nakatira sa mas maliit na lugar. Lahat tayo ay nagsusumikap para sa isang tahanan na may lahat ng mga silid-tulugan, banyo, malaking kusina, at pool. Ngunit hindi natin kailangan ang lahat ng ito. Gumawa ng isang aktibong pagpipilian upang makatipid ng pera sa upa, mga mortgage, mga buwis, mga kagamitan, at mga gastos sa pagpapanatili, bumili lamang ng pagbili ng mas maliliit na bahay. Bumili ka na lang ng kailangan mo. Bumili ng isang bagay at bigyan ang mga bata ng masayang bunk bed. Sa kwarto mo lang talaga matutulog. Maaari mong palaging gawing opisina ang isang silid tulugan upang ang lahat ay maging produktibo sa anumang oras ng araw. Ngunit matulog kapag oras na para matulog. Bawasan ang pagkonsumo ng enerhiya. Patayin ang mga ilaw, ayusin ang iyong thermostat, bumili ng mga kasangkapang matipid sa enerhiya, at tanggalin sa saksakan ang electronics kapag hindi ginagamit. Papayagan ka nitong makatipid ng pera sa mga singil sa enerhiya, habang pinapaliit ang mga epekto sa kapaligiran at klima ng mundo. Bumili ng mga gamit na bagay. Ang thrift store, garage sales, Craigslist, eBay, at mga online marketplace ay isang magandang lugar para sa paghahanap ng magagandang bagay sa murang halaga. Bumili ng mga bagay na ginamit kapag maaari mo. Kahit na ang Amazon Prime ay nagpapahintulot sa iyo na bumili ng mga gamit na bagay tulad ng mga vacuum at iba pang appliances. Ito ay isang mahusay na bagay upang samantalahin. Ang Swappa ay isang magandang site para sa pagbili ng mga ginamit na cellphone at electronics. Ginagamit ko ito sa lahat ng oras. Ang matipid na mamuhay ay kahanga-hanga. Hindi ito nangangahulugan ng pagsasakripisyo ng kalidad ng buhay. Ito ay tungkol sa paggawa ng mas mahusay na mga pagpipilian at pamumuhay ng mas kaunting pagkonsumo at materialismo na nakabatay sa pamumuhay. Ako mismo ay mas gusto ang pamumuhay sa mas kaunti at paggawa ng mas masasayang aktibidad. Ang buhay ay hindi tungkol sa sasakyan na minamaneho mo, sapatos na isinusuot mo, at tahanan na tinitirhan mo. Ang buhay ay tungkol sa kung ano ang ginagawa mo sa iyong buhay. Namumuhay ka ba sa isang pamumuhay na nagbibigay daan sa iyong sulitin ang mga bagay at tamasahin ang lahat ng masasayang aktibidad na inaalok ng mundo? Ang mga bagay na ito ay isang bagay lamang. Isang bagay. Ang pamumuhay na may kaunti ay mas kaunting pagsisikap. Nagbibigay daan din ito sa iyo na magkaroon ng mas maraming oras para sa mga tao at